Only child daw ang 27 anyos na si CJ. Kaya naman sa kanya nabubuhos ang lahat ng pagmamahal ng kanyang magulang. Kaya naman si CJ lumaking may kabigatan. Pero para kay CJ, the best time to lose weight is today. Kaya naman, sinimulan niya ang kanyang journey to a healthy lifestyle. Ma-achieve kaya ni CJ ang kanyang weight goals? Ang timbang ni CJ, umabot daw kasi ng 115 kilos. Bigatin! Ang salarin, unhealthy lifestyle at mga chichirya. Heavy on meat, lalo nung nauso yung Korean barbecue, yan. Malakas talaga. And then, pagka, kumari, weekends, ganyan, talagang snacks yung chichirya, yung number one na dapat part ng Friday night or Saturday night para ano. Tapos nakakaubos ako ng malalaking bag. Dahil bumigat ang timbang, tila bumigat din ang kanyang nararamdaman. All my life, actually, wala akong payat face ever in my life. Mga damit na pang kids, hindi kasya na sa akin na nasa pang teens or adults na ako nagbibili kahit nung elementary kasi hindi ako kasya dun sa mga pang bata na age ko. Especially nung high school and college, uso yung mga extracurricular, mga kunwari dance or org na gusto ko sana pero hesitant ako kasi baka mapagtawanan lang, baka mabully lang. Yung mga simpleng ganon, I find it hard or I find it difficult na baka hindi ako kayanin ng mga facilities. Dahil sa kanyang timbang, naapektuhan na rin daw ang kanyang trabaho bilang beauty product sales agent. Madalas magpa-events with influencers, with a lot of good-looking people na, of course, they also have a more socially acceptable body type. Siyempre, pagka nag-group photos, super nakaharap. So, of course, you represent kung ano man yung brand mo or yung company mo. So, yun yung struggle. Inakala ni CJ na ang kanyang timbang ay posibleng sintomas ng ibang sakit. Nagpa-test kami for PCOS and hypothyroidism. Kasi baka yun yung cause. Baka may kailangan tayong gamutin, may kailangan tayong i-address. But all results or all of my tests came back normal. Na-rule out siya. So even my doctor was like, ano kaya yan? Bakit ka kaya nag-weight? Nag-gain ng weight? Ang ininungkahi ng kanyang doktor, more physical activities. At ang kanyang napili, simple lang, ang paglalakad. Pero hindi basta ordinaryong paglalakad ha. Ang ginawa kasi niya, 10,000 steps kada araw. I make sure talaga na each day, nakakapaglaan ako ng kahit 30 minutes to exercise. Para kay CJ, every number counts, maging sa kanyang pagkain. Bukod sa ehersisyo, diet ang nakitang paraan ni CJ para magpapayat ang calorie deficit. Ayon sa nutritionist and fitness expert na si Coach Enzo, calorie deficit is the key para sa mga gustong magbawas ng timbang. Okay, so ang calorie deficit, kailangan intindihin natin, siya talaga ang pinaka nagka-cause ng weight loss. So, lahat naman tayo bilang nabubuhay na tao, we burn calories every single day. So, just by existing, nakakapag-burn tayo ng calories. Pero ang paggalaw din at ang pag-exercise, nakakapag-burn din yan ng calories. Kung nakakain tayo ng mas mababa pa sa number ng calories na yon, yan ang tinatawag ating calorie deficit. So basically, eat less than what you burn. At kung magawa mo yon consistently, weight loss ang magiging resulta. Dagdag pa ni Coach Enzo, pagbabawas ng pagkain ang susi para magawa ang calorie deficit. Ay, wala namang bawal na pagkain. Ang moderation po kasi, kung kakain ka ng sobra-sobra, of course, napakadali ng mag-gain ng weight. Pero, ang importante din dyan, ang pipiliin natin ng pagkain ay yung mga mas nakakabusog, preferably high in protein, tsaka mas mababa sa calories. Importante rin daw na aralin ang hunger cues. Ito yung mga senyales na mismo kung makikita natin sa sarili natin kung gutom ba tayo or busog na. Kasi napakahirap kung kakain tayo hanggang busog na busog. Kapag kakain tayo hanggang busog na busog, tawag na po dyan gluttony. Ang suggestion ko po lagi, eat until 80% full.
Pagdating naman daw sa ehersisyo, hindi kinakailangang hard dahil may mga epektibong ehersisyong kayang-kayang gawin sa bahay, katulad ng simpleng paglalakad. Ang 10,000 steps, magandang goal yun. Kasi ang 10,000 steps, mga 300 to 600 calories ang nababurn ng isang tao kapag nakuha niya 10,000 steps. Epektibo rin daw ang burpees. Mix yan ng push, mix din yan ng squat, mix din yan ng bend. Natatargetan niya yung legs tsaka yung pushing muscles. Pwede rin daw gawin ang pulling exercise. Have a way to do pulling exercises. Pwedeng pwedeng table lang eh. Sa ilalim kayo ng table, tapos hawakan niyo yung sa taas, tapos doon kayo mag-pull-ups. Or kung may pull-up bar kayo, or mga rings, pwede din. Sa tulong ng tamang diet at exercise, pwede mong ma-achieve ang inyong weight goals. Katulad ni CJ, pagkalipas ng 2 taon, mula 115 kilos, ngayon nasa 68 kilos na lang na kanyang ideal weight. Nag-start ako by introducing more physical activities sa daily routine ko, and then inaral ko ng mabuti yung calorie deficit. Kasi yun yung pinaka-important for me, kasi kailangan ko ng sustainable diet. Hindi ko kaya yung, kunwari, no rice or no meat. So kailangan ko na makaka-adapt ako sa kahit anong situation. Kung nasa office ako, kung nasa party, nasa birthday. Dahil sa pagbabawas niya ng timbang, chubby cheeks no more na rin si CJ. Nakita nila ako big na talaga eh, since bata. So minsan dinatanong, asan si CJ kahit andun ako. So yun yung mga nakaka-proud din sa sarili na parang, uy, paano ka pumayat? Yan, they start asking. Yan, ang dali ko nang maka-go from point A to point B na hindi ako nahihirapan, hindi ako inihingal kahit yung mga simpleng paglakad lang sa mall dati. Pinapawisan ako, hinihingal ako. Ngayon, hindi na. Kaya ko na mag-walk for hours and hours na walang issue. Ang payo naman ni CJ sa mga gusto rin simulan ang kanilang fitness journey. Food is your friend, so kailangan mong matutunan how to eat food na will nourish your body and will help you lose weight at the same time. Mahirap man sa umpisa, posibleng maging fit and healthy. Hindi kailangan gumastos ng malaki. Basta may disiplina at determinasyon, kayang-kaya.